Vilma's first vlog post, audio. Okay. Camera. Okay. Sisikat ka. Action! Ate V here. Welcome to my own YouTube vlog. I'm so excited. Please bear with me. Kasi po, syempre, bago lang ako. Naninibago pa ako. Meron po akong gustong i-address sa inyo. Gusto ko, hi everyone. Pero meron akong gusto itawag sa inyo. Hi friends. Hi kumadre. Bakit ko kaya hindi kayong magbigay ng comment dito po sa vlog ko, kung ano yung gusto nyong term na po pwede kong itawag sa inyo para sa susunod na vlog ko, yun ang pagbating gagawin ko sa inyo. Pero ngayon, ito muna si Ate V or si Mamski for all seasons. Gusto ko lang po munang umpisahan, lalo na sa mga millennials natin dyan, mga bagets na nanonood ngayon. Gusto ko lang i-share ito sa inyo. Paano lang ako nag-umpisa? Mapakita ko sa inyo yung mga, siguro yung mga pinaghirapan ko, yung blood, sweat, and tears. Tinrabaho, kumbaga. Bakit ko po ito ginagawa? Alam kong hindi maganda yung panahon natin ngayon. Alam kong hindi maganda. Gusto ko lamang mag-share sa inyo ng isang positive energy na kahit na dumaranas yung mga kababayan natin, tayong lahat sa isang napakalaking pagsubok. Pati nga ako kami. And it's not easy, believe me. Pero kung may maisi-share man ako sa inyo na positive energy, yun po ang gusto kong gawin ngayon. Pagbigyan nyo na ako. Papasayahin ko lang kayo. Go, Luis! Unang katanungan, ito. Ano ang height mo? Ano? 5'0". Parang di ako naniniwala. Anak, promise. 5'0". Kung ilang inches po yung heels na isusuot ko, kung 2 inches yung heels ko, yun ang dagdag sa height ko. Pero 5'0". Anong ibig sabihin noon? Very down to earth. Ang corny mo, anak, ha? Okay. Corny. More or less, Bams, ilang movies na ang nagawa mo? More or less. Yan. Ako, sa totoo lang, siguro magtatatlong daan na o mahigit 200. Wow! Na more than 200 films na. Kasi naman, I started 9 years old. Ha? Mabuting maliwanag, ha? 9 years old. Ibig sabihin, child actress. Yung mga unang pelikulang ginawa ko po, mga anak-anak lang ako. Tapos dumating po ako doon sa age na alanganin, 11 or 13. Hindi mo alam kung ako ay dalaga o kung ako'y bata, yung between 11 to 13 years old. Pero ako po, I was lucky, I guess. Because that time, nung alanganin po yung edad ko, 11 years old hanggang 13 years old, I was able to do one international film na, yung The Longest 100 Miles, na sinuting ko po sa Gubat, Sorsogon. So yung alanganing age na yun, nagtrabaho pa rin ako. And then dumating na ako sa edad na 15, 16, naman yung mga love teams. Yan naman yung naging ka-love team ko, si Bobo at si Edgar Mortiz. Pinag-usapan si Direk Bobot. Siya ba ang first love mo, Mams? Malicious. Chismoso talaga. Sige, aminin ko. Oh, si Bobot ang first boyfriend ko. Oh, yun na. Tama na. Okay na. Alam mo ni Bobot yan eh. Oh, di ba? Yan ang ano, childhood boyfriend ko talaga, si Bobot. Yun yung mga pelikula na kakanta lang kami sa ilalim ng puno, tapos na. Basta't nagkaibigan yung love team, kumanta lang, the end na yung pelikula. Tapos dumating naman po ako nung 18 years old, 19 years old. That was the time I did Jezebel. 18, 19, that was the time I did also my first Darna movie, Lipad, Darna, Lipad. Ang maging Jezebel po at maging Darna ay isa sa mga inaasampo ng atin pong mga artista. Tatak ito ng Pinoy eh. Tatak, oh, very iconic roles. I'm lucky enough that I was able to do these two iconic role. And then after that, when I was 21, yun ang turning point ng karir ko. Na sinabi nila, hindi naman pwedeng puro ganyan na lang ang ano, gagawin mong pelikula, V. Dapat eh, pakita mo naman na isa ka ng actress. And that was the time I took the risk of doing Burlesque Queen. It was directed by Celso Ad Castillo. Istorya ng isang burlesque dancer at yung tinatawag nilang teatro ng mga mahihirap. Mahirap ka ba i-convince na gawin yung
burlesque queen, considering na, di ba, nanggaling ka sa mga wholesome roles. Yeah. At pinalaki pa ako ng mga madre, mga RVM sisters. Kasi sa St. Mary's Academy, yung school ko, mga RVM sisters yun. Ang hirap ko ipaliwanag sa kanila. Darna lang, hirap na ako ipaliwanag sa kanila kasi kita yun tiyan. Yes. Gusto nila, gagawin ko yung darna, pero may body stockings. Pero at the end, yeah, ginawa ko po yun. May mga pictorials ako ng body stockings. Hindi po maganda lumabas. Parang taba-taba ako. Last minute, pinatanggal po yung body stockings. So I did darna, nawala ng body stockings. Burlesque queen, the more. Gagamit po ako dyan ng parlang burlesque costume. Malaking, malaking pakiusapan po yun at paliwanag sa mga sisters, RVM sisters na nasa istorya yon. Hindi ibig sabihin burlesque, literally burlesque. Hindi. It's a story of a burlesque dancer, a young girl na napasok sa ganong teatro. Pero pinakita kung gano'ng ka-importante ang teatro para naman sa mga mahihirap at hindi pang elitista. A beautiful, beautiful and very relevant film, Burlesque Queen. That was the turning point of my career. And then since then, nanalo ko ng award doon. And since then, parang medyo kahit papano, modesty aside, kinilala na po tayong actress. And then dumating na yung mga very meaningful and mga relevant roles sa akin after that. Nakatrabaho mo sa some of the most, the premier directors, di ba? How was it working with them? Alam mo, maswerte po kami yung mga artista noon, nung 80s. Kasi nabigyan kami ng pagkakataon na makatrabaho yung tinatawag po nating mga ace directors. Marami rin po tayo magagaling na ngayon ng mga director, yung mga bago natin. Very creative. At yung creativity nila sumusunod sa panahon. Pero nung time nung 80s, era nung 80s, ito naman po yung mga ace directors like Ismael Bernal, Lino Broca, Celso Ad Castillo, Mike De Leon. Naku, Diyos ko, marami ako. Baka makalimutan, marami pa akong makakalimutan. Isa po ako sa napakaswerte pong artista na na-direct po ng mga magagaling na director pong ito. At siguro po sila yung napakalaking naitulong sa akin kung paano po nagkaroon ako ng tinatawag na longevity. Kasi madali naman sumikat eh. Overnight, pwede ka nang sumikat eh. Maganda ka lang at naging sexy ka. Gumawa ka ng isang blockbuster. The next day, tingin sa'yo, superstar na. Pero ang usapan po kasi, yung pangmatagalan. Gaano ka katagal na mananatili sa movie industry? Paano mo i-maintain ang career mo? Yun ang mas mahirap. How to maintain your career. I was blessed enough that I was given beautiful roles, mga tungkol sa mga kababaihan, relasyon, first grand slam, ano ang buhay ng isang mistress. Of course, bata-bata, paano ka ginawa, mga award-winning novel naman ni Luwalhati Bautista, dekada 70, anak, of course, an OFW, ipagpatawad mo about autism, pinakilala yung autism sa mga tao, ano ba yung autism? Or Dulcura Cortez, the first time inilabas nila, ano bang AIDS? All of these are mga paborito kong mga pelikula ito. I'm sure marami pa, baka nakakalimutan ko lang yung iba. Kasi para bang nabigyan ko lang po ng magandang imahe ang mga kababaihan. Na ang kababaihan ay dapat mayroong karapatan sa lahat ng bagay. May karapatan ka magdesisyon para sa iyong sarili. Hindi ka po pwedeng api-apihin. Like bata-bata, paano ka ginawa? Dalawang anak, magkaiba yung ama, parang ang sama na ng tingin. Of course not. Yung akala mo lang wala. Ay. May trivia ka ba tungkol doon? Yung sampal na binigay mo kay Carlo, napag-usapan ba yun? The famous, of course, and napakagaling na director. Of course, I'm so honored na ma-direct ni Chito Roño. Dekada 70, Chito Roño din yan. Yung bata-bata, kasi nung unang in-offer sa akin noon, pagkabasa ko pa lang, alam ko ako na yun anak eh. award-winning novel ni Luwalhati Bautista. Sabi ko, ako ito ah. Diba, yung dalawang anak na nagkataonan, magkaiba yung ama. Diba? Pero pinatunayan niya na hindi yun ang issue. Ang issue ay kung paano ka mananatili na isang mabuting ina. Alam mo, nung kinunan namin yung wala akong ginagawang masama, akala mo lang wala pero meron may... Walang rehearsal yun. Wala kaming idea kung gaano kalakas yung sampal na gagawin ko kay Carlo. And si Carlo, walang idea kung gaano kalakas ang sampal na darating sa kanya. Akala mo lang wala pero meron! Dahil din po sa emotion ko, ang taas na ng emotion ko eh, minotivate na kami ni, galit ako eh, di ba? Nakita ko nagbibilyar yung anak ko eh. Minotivate kami ni Direk Chito. Kaya siguro yung, ano ko yung,
tingpar panoorin nyo, yung gigil ng mukha ko, di ba? Yung wala akong ginagawang masama. Yung sampal ko talaga kay Carlo, malakas. Na ganun talaga si Carlo, tsaka yung reaksyon ni Carlo, totoo. Alam ko nasaktan si Carlo, alam ko nasaktan yung bata, kaya... I mean, nakita nyo yung reaksyon din kung gaano kagaling si Carlo doon. Yung sinabi nyo, akala mo lang wala, pero meron. Kasi nasaktan yung bata talaga. So, lumabas yung emotion niya. Importante po yun sa isang artista. Yung tinatawag nilang raw, yung wala kang idea, and then yung realidad ng eksena, tanggaling sa puso. Hit yun. Talagang, ano yun, tama sa puso yun ng mga manonood kasi totoo yun. And yun ang nangyari sa amin doon sa particular na eksena yon ng bata-bata, paano ka ginawa. Doon, Moms, isang dekada sa tenda, sobrang star-studded yun. Uh-huh. Ano bang trivia? Ano bang hindi alam ng mga tao tungkol doon? Kasi grabe kung gaano ka star-studded yun. Chito Ronyo din po itong dekada 70 na ito. Award-winning novel again by Luwalhati Bautista. And I'm Luwalhati, maraming salamat na sa akin na punta yung role na yan. Lahat kasi yun, ano yan eh, puro lalaki. Lalaki, lahat ng anak niya lalaki. Ang asawa niya is, of course, ang supposedly ang ama ng tahanan na siyang masusunod. Kaya ang role ko dyan ay bilang isang ina, submissive wife and a mom. Pero in this particular movie, sa kalagitnaan ng martial law, ipinakita rin dito yung puso ng isang ina at isang asawa na tanggap lang siya ng tanggap. Pinakita niya kung gaano siya kasubmissive na wife and a mom. Pero at the end of the movie, pinakita rin na hindi rin. Ang babae, kahit na isang asawa at isang ina, meron siyang karapatan para sa kanyang sarili at para sa kanyang lipunan. Yun ang istorya niyan. And sa totoo lang po, ang laki ng tulong niyan sa personalidad ko as a woman. When I became a public servant, dun ko lamang po rin na-realize kung anong karapatan ng mga kababaihan na dapat talaga ay pinaninindigan at ipinaglalaban. Ginawa ko itong pelikulang ito, pero malaki ang contribution nito sa pagkatao ko nung naging public servant ako. Kung paano ko pangalagaan at bigyan ng importansya ang karapatan ng mga kababaihan na siyang ginagawa ko ngayon as a public servant. Ikaw ba nangyari na sa'yo na may pinagsabihan ka sa set o hindi kaya pinagkalita ng bagong artista dahil pwedeng kung paano sila umarte o pwedeng hindi kaya unprofessional sila o hindi nila mabigay yung gusto ng director? So, anak, wala akong masyadong na-encounter with our new breed of stars kasi naging public servant na ako. Pero meron din ako mga naging katrabaho sa kanila. Minsan nagsasuggest po ako, pero hindi ko masyadong pinipilit yung sarili ko to teach somebody or to tell you what to do as may kaiksena, no? Ayokong maging ganoon, parang nagmamarunong ako, hindi pwede. Now, meron din ako mga kasamahan naman sa nakaka-eksena ko ng mga artista na humihingi naman din ng pointer sa akin, like, Tita V, ano kayang gagawin ko rito? What do you think, Tita V, yung dapat kong reaksyon? Or doon nagbibigay po ako ng mga suggestion or what to do, and if I can be of help, if I can do something to be of help sa kanila para mas maganda eksena namin, doon ako nagbibigay ng suggestion o kahit paano ko minsan nagtuturo. Pag hindi naman ako hinihingan, sometimes I just keep my mouth shut kasi may director naman who will guide us. Ayoko lang sabihin kasi nila, naku, akala mo naman kung sino to. Ayoko masabihan akong ganun. But with our new breed of stars, I enjoyed working with Claudine Barreto sa Anak. My God. With Baron! Baron! I'll be seeing you one of these days. But I'm happy that meron na rin siyang anak. So ito yung mga pamilya ko na rin, lahat na nakakasama ko. Papakita ko po sa inyo yung mga trophies ko. Ito na po, yan po sila. Ito po yung Guillermo, PMPC, nandun din po Eddie's Award. Yung po nasa taas, yun po lahat yung akin pong manunuri. Hindi niya makabot. Mano noon, anak ko muna manunuri. Di ba sinabi sa inyo lahat ng mga trophies hanggang dito lang? Ako muna. You know, yung mga sa manunuri. And then ito naman yung Cine Manila, International Award. And then yan. And then po yung FAMAS. Ito po yung aking Plaridel. Ito po yung mga trophies ko. Ito po. Doon sa dati naming bahay, alam niyo po ba, sa sobrang galing at nakaka-proud na bilang isang anak kung gaano ko galing si Mommy, yung mga trophy niya dati, literal nakaikot sa buong bahay. Kasi wala kami paglagyan kasi medyo maliit yung bahay. So, nakaikot sa buong... Hindi, naiiyak ako.
Hindi ho kasi meron ako mga trophies na malalaki ho talaga. Yung malalaki yung mga Mr. and Miss Philippine, meron po yung malalaki po talaga yung trophy huso po noon yun. Pero hindi po nagkasya dito kaya nandun po yun sa taas. So, paano mo inuwi yung trophy mas malaki sa'yo? Pinagtrabahuhan po lahat ito, blood, sweat, and tears. Pero yan po ay utang na loob ko po sa inyong lahat. At kayo po ang naging inspirasyon ko po para makuha lahat ito. Alam mo siguro, dito po, sila naman ang nagsasabi na ang manunuri ay kung hindi man pinaka-prestigious, isa sa pinaka-prestigious award-giving body. Ang yabang ko naman. I'm proud to say, ang yabang ko, modesty aside, ho. Nakawalo po ako sa kanila. Next naman. Nakawalo po ako ng best. Thank you, Jess! Nakawalo po naman. Thank you po sa mga manunuri ng pelikulang Pilipino. Nakawalo akong award sa kanila bilang isang best actress. Again, modesty aside, pagpapakumbaba po. There was even a time na for 3 consecutive years, max naman, tayong naging best actress, di ba? 3 consecutive years yun. Ito po naman ang FAMAS. Naku, bigat naman ah. Layo ah. Ito, FAMAS. Ito. Yan. Yung FAMAS naman po, naging Hall of Famer na rin po ako dyan. Sa bumubuo po ng FAMAS. Ang FAMAS po ay parang Oscars Hollywood. Ang bumubuo po nito yung mga ano mo, mga colleagues mo, yung mga kasamahan mo sa industriya, mga grupo ng mga director, yan, grupo ng mga cameraman, yan po ang bumubuo ng FAMAS. Hall of Famer na rin po tayo dyan at FAMAS, maraming salamat. Nabigyan na rin po tayo ng dalawang Circle of Excellence. Kasi pagka gumraduate ka na, Hall of Fame ka na, ang next mo ay Circle of Excellence. Nabigyan po tayong dalawang Circle of Excellence. Mas maraming salamat. Okay, UP Gawad Plaridel. Ito naman ay sa UP yan kasi I took a crash course po sa UP nung manalo ko ng pagka-mayor. Nag-aral po ako doon ng public administration and governance para matuto ko naman at alam ko yung papasukin ko sa politika. Ito naman po ibinigyan ako ng UP Gawad Plaridel Award. Maybe because of my achievements as an artist ng UP at the same time ay napunta rin bilang isang public servant. Mga nagbibigay sa akin ng inspirasyon para, come on, sige, go on, sige pa. This one ay NCCA, binibigyan ka nito pagka nagkakaroon kayong mga international awards. Yan ang binibigay kayo. Nabigyan ako nito because kahit paano, nagkaroon naman tayo ng mga international awards. Sa Brussels, yung bata-bata, paano ka ginawa. And then to sa Dhaka rin, meron ako yung extra para sa first and last yata na nagawa kong indie film. Nung in-offer sa akin yun, sila Attorney Georgie. Oo, sila Attorney Georgie. Tsaka si Direk Jeffrey. Ang daming nag-offer sa akin to do indie films. Ang dami. Hindi ko po nauoohan. Hindi ko alam kung bakit. Pero nung ibinigay po sa akin yung extra, isang kausap lang sa akin ni Attorney Georgie tsaka ni Direk Jeff na do this kasi extra pa lang na title. Sabi ko, I'll do that. Supposedly, co-producer ako niyan eh. But I did not get any single centavo. The mere fact na nabigyan akong pagkakataon na mapasok ko yung indie film at makasama ko yung tinatawag nilang indie family, malaking karangalan na po yun sa akin. At malaking learnings para sa akin to be inside the family ng mga tinatawag nilang indie films producers or mga actors. So when I did extra, very, very memorable sa akin yon. Balang araw, tagaan yung Sabado. Sisikat din tayo. Ay, ano ba role mo? Ito naman, yan. At saka yun, yung certificate. Ito yung Presidential Lingkod Bayan Award. Yan, nandyan yung anak ko. Kuya lang ko niyan. May... Tama. Oo, tas nagbarong siya talaga para to be there with my family. Si Ryan, of course, my son, and of course, my husband, si Senator Ralph Recto. Binigay ni Presidente Noynoy Aquino bilang Presidential Lingkod Bayan. Ito ay pagka meron kang serbisyo o magagandang programa na nagawa ka sa iyong lungsod o sa iyong lalawigan na pinakinabangan ng lahat.
at naging matagumpay, doon ka nabibigyan ng tinatawag na Presidential Lingkod Bayan Award. Karangalan ko po yan at nagbigay din ng inspirasyon sa akin naman ngayon as a public servant. So ito yung mga hard work na may bonus. Wala hong pinakamasarap kundi tatrabahuhin mo talaga. Talagang hard work, smart work, you pray naman kay Lord for guidance. And then may mga bonus ka na ganito. My God, that's the best. Yan ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon na not to stop, continue, and learn more. Siyempre, memorable yung first love team ko, si Bobot. O, ayan ka na naman, itrigahin mo na naman, nak, ha? Siyempre, si Bobot, love team ko yon. Actually, si Jay Ilagan, unang-una talaga. I was 13 years old. Kay Jay Ilagan, the late Jay Ilagan. And then Bobot na, VN Bot. Very memorable, Bot. And then, after that, of course, Christopher De Leon na. Kasi si Boy at ang lahat ng nakasama ko sa mga masasabi kong pelikula ko pong nanalo ng awards. Ano kay Direk ng mga tao? Kay Direk Bobot, kung paano siya as a partner? Go after. Bobot! Okay. Si Bobot, napakahigpit! May just, siloso, gano'n? So, Bot, ha? Tapos, Milet! Hi, Milet! I love Milet Santos din yan. Hi, Milet! Si Bobot, na, nung boyfriend ko, nung, kasi mga bagets pa kami nung napakahigpit, hindi ako pwede magsuot ng mababa yung blouse, hindi ako pwede magsuot ng miniskirt. Diyos ko, may panyo na dyan. My gosh! Dito may panyo na para takpan. Things like that. At saka ayaw na ayaw niya ako nasasakit. Saktan talaga, anak. Talagang inaaway niya yung mga fans. Kaya sabi niya, hindi ako sisikat. Ganyan si Bobot ka-protective noon. Okay, ganyan. Siya. Kaya swerte ni Milet. I love you guys. I love you, Milet, Bobot. Si Yetbo is more of a partner in all aspects. Napaka-sarap ka-eksena ni Boyet. Umabot na po kami ni Boyet na pag may eksena kaming dalawa, sinasabi ng mga director, improvisation. Kayo na! Kayo na ang gumawa ng eksena nyo. Basta ito ang mangyayari, o anong gagawin nyo? Kami na lang ni Boyet ang, o anong gagawin natin dito? Si Boyet, pag nagsalita, alam ko na isasagot ko. And maybe vice versa. Tingin ko pa lang, alam na niya yung sasagot niya. Ganon kagaling yung chemistry naming dalawa sa love team namin. Isang memorable pang naging love team ko sa mga good films na ginawa ko, Dindo Fernando. The late Dindo Fernando. Napakagaling din pong artista. An intelligent actor and person. Si Lloydie. Lloydie! Naku, napakasarap din kasama nitong nung atin in my life, anak. Lloydie! Ang sweet naman ni Lloydie kasi hanggang nung nag-hibernate siya, nak, may contact pa rin siya, pinadalan pa niya ako ng pagkain. Lloydie, thank you. Lloydie, you're such a good actor. I don't know kung saan mo hinuhugot. Ano ang pakiramdam masampal din ni Lloydie? Masakit din yung sampal niya, pero Diyos ko naman, Lloydie, ayaw mo kung sampalin noon. Grabe ka, inabot tayo ng alas 5. Si Inang, of course, the great Inang, Olive Lamasan. We started yata 3 o'clock or 2 o'clock in the morning. Sinasabi na sa'yo ni Inang, sampalin mo si V. Ayaw niya talaga. Alam mo, bago nagawa ni Lloydie, alas 5 na ng umaga. Hindi niya ako talagang sampalin. Bawat galaw niya, alam mo kagad galing sa puso. Basta kasi galing sa puso po yung arte, you will never go wrong eh. And you will know it, ako as an artista. Alam ko, pag ang arte ko hindi po maganda, kasi hindi ko nararamdaman. Meron po akong mga time na nagsishooting ako, yung acting ko, sabi ko, hindi ko gusto. Kasi hindi ko nararamdaman. Minsan naman po, isang take lang, my God. Talagang hindi na ako tuturuan, talagang tuloy-tuloy yung emotion ko and so natural. But ang tao lang kami, talaga. May gift kami, siguro, ng acting, pero kailangan hino-hone din. Talagang pinag-aaralan din po yan. Pinaka-the best po talaga ay yung sinasabi nilang acting is no acting. Di ba? Talagang pag nanggaling sa puso, it will come out. And I think yun ang pinakamagandang acting. Si Luis po, kamusta ka trabaho? First time I've learned na si Lucky ang kukunin sa In My Life. Ninervyos ako. Anak ko eh, makaka-eksena ko yung anak ko. Hindi ko nga ma-imagine paano ko siyang titignan sa mata na anak ko talaga. Tapos ang role pa niya, gay. Yung scene namin na iyakan namin ni Momski. Here I am. Disappointing you again because I'm sick. Si Momski nag-take 2. Totoo. Ako take 1 lang. Totoo po. Totoo. Hindi na ako makaiyak. Nung ako na yung, kasi siya yung inunan ni Direk Olive eh. Siya yung kinunan kasi... Okay, oh, and I was there.
I was there to motivate you, to help you. I was nasa likod ako ng camera para ma-motivate ko siya kahit close up niya. Yung iyak ko doon, grabe, pero kahit nasa likod ako ng camera, iyak ako talaga para, sige anak, bigay mo anak, nung kinakausap niya ako. Hala, take one. Nung ako na yung kukuna ni Direk Olive, ni Inang, hala, hindi na ako makaarte, wala nang luhan lumabas sa akin. Sabi ko, Inang, ikaw naman mag-motivate, wala, hindi ko naman. Na-drain na ako, drained. Pag tinuturuan siya ni Direk Olive, minsan may eksena na pinapagalitan siya ni Direk. Hindi ganyan, Luis! Hindi ganyan, Luis! Alam mo bang gusto kong lumapit na anak, ganito yung gano'n. Pero kinokontrol ko po yung sarili ko kasi hindi pwede, may director eh, di ba? Baka sabi ni Inang sa akin, huwag kang makialam. And nanalo naman siya ng Best Supporting Actor. So, anak, totoo naman anak. And so he did very, very well. Titignan yung komedyante yan, magaling pong artista yan. Sa totoo lang. Thank you, Ma'am. O sabi ko ha, magbigay ho kayo ha, suggestion ha, please, sa comments. Kung ano yung gusto nyo itawag ko sa inyo. Pero sa ngayon muna, my friends. First, I'm very thankful kasi wala pa akong content. Next. Ang dami na akong subscribers, di ba? Maraming salamat po. Please subscribe. Gusto ko pong mag 1 million. Gusto ko po mag 1 million at pareho ng ginagawa ng anak ko at ni Jess, sisiguraduhin ko po, ibabalik ko rin yan sa inyo. Raffle tayo! Magla-live pa rin po! Excited din po ako sa live natin. One of these days, gagawin ko po. Magla-live, tatawag po ako sa telepono. Magbibigay na po ako ng papremyo sa inyo. Pero gusto ko kausap ko po kayo ng personal. I'm really, really so excited. So please, subscribe. Pero bilang ending po, maraming salamat sa inyo. Meron lang po akong isang sasabihin. Sa lahat po ng mga awards na dumating po sa buhay ko, meron po akong dalawang awards na very, very meaningful at siyang bumuupo ng buhay ko. Ito yung cherished possession ko. Dalawang awards na binigay sa akin ni Lord. Of course, my award, my son, Lucky. Ito the best, my cherished possession. Ito buhay ko, ito buhay ko. Thank you very much. Love you, love you. Magbigay kayo subscribe. Love you guys. Thank you.